Dinadaing pa rin ang mga mangisda sa Zambales ang pahirapang panghuli ng isda sa West Philippine Sea dahil sa mga kaagaw na dayuhan. Tiniyak naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang suporta sa kanila. At live mula sa Subic, Zambales, nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Marian, kumusta ang kwento ng mga mangisda riyan? Gigi, kababalik nga lang natin ngayon dito sa Subic, Zambales at matapos nga yung dalawang araw na misyon ng BFAR sa pagsama sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. At bagamat nararamdaman nga nila yung suporta at tulong ng BFAR o ng gobyerno, patuloy pa rin silang inuunahan ng mga dayuhang mangingisda sa ating mga sariling pangisdaan. Martes ng hapon nang magsimulang manghuli ang mga mangingisda sa nasa 33 nautical miles o 61 kilometers mula Zambales. Sakay sila ng FRP o Fiber Reinforced Plastic Vessel na galing sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Bahagi ito ng proyektong Layag West Philippine Sea na livelihood mission ng BFAR. Kita rin dito ang mga payaw na bigay ng BFAR. Sa mga lumulutang na payaw, lumalapit ang maliliit na isdang kinakain ng malalaking isda na siya namang tunay na target ng mga mangingisda. Pagsikat ng araw, nag-umpisa na rin silang maglatag ng ring net. Unti-unti nilang hinako ang mga nahuling isda tulad ng tambakol, talakitok at dorado. Ang nahakot nila ngayong araw nasa kalahating tonelada. Mas maganda raw sana ang huli kung aabot pa sila ng Scarborough Shoal na 140 nautical miles o 300 kilometers ang layo mula sa Subic. Ang problema ayon sa mga mangingisda, bukod sa masamang panahon, pinakapasakit daw sa kanila ay abutan ng kanilang mga payaw na pinutol na pala ng mga dayuhang mangingisda. Kung hindi ganyan ang sitwasyon, kadalasan binubugahan daw ng napakalakas na ilaw o super light ang kanilang mga payaw at doon nangingisda. Kaya ang nangyayari, ang kanilang aabutan, kakarampot na lang ang mahuhuli nilang isda. Kwento ni Tatay Fausto na mangingisda mula Subic, sinira o di kaya'y pinutol ng mga Chinese ang kanilang payaw sa may Scarborough Shoal, habang ang iba pa nilang payaw malayo sa lugar na simot naman ang laman na kinuha raw ng mga mangingisda ng ibang bansa. Apat na bansa raw ang kaagaw nila sa pangingisda. Chinese, Taiwanese, Vietnamese, Malaysia. Lagi ilaw po sila, mga ilaw pa man din po Manila ay malalakas. Yung mga super light. Ano nangyayari ka ba? Ay pag po ang isang barko, katulad ng tugat o kalalaki, nag-ilaw ng ganun kalakas, talaga pong halos lahat ng laman sa payaw ay madadala nila. Wala nang matitira doon sa payaw. Kinundin na ng BFAR ang pamumutol ng payaw. Naunang-una, dapat ay wala doon sa ating katubigan. So, hindi natin ito kinatutuwa. At isa ito sa mga hamon talaga na kinakaharap ng ating mga mangisda. Subalit, sa kabila po ng mga hamon na ito, ay hindi naman po tayo titigil para patuloy na ibigay yung suportang pangkabuhayan para po sa ating mga mangisda. Maglalagay na rin daw ng tracking system ang BFAR para mapaigting ang kanilang monitoring ng mga payaw. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, may sigalot man o anumang tensyon, hindi po nagbabago ang aming mandato. Nakatuon ang mata ng ahensya sa pagsisiguro na mga mangisdang Pilipino ay nakakatanggap ng suporta mula sa pamahalaan. Gigi, ayon sa BFAR, nasa 2 billion pesos nga yung inilagak na pondo ngayong taon para dito sa kanilang programa na Layag West Philippine Sea. At bukod nga doon sa mga gamit sa pangingisda, ay magdadagdag din sila ng dalawang multi-mission vessels na gagamitin para sa pagpapatrolya at pamimigay ng mga ayuda sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. Balik sa iyo. Maraming salamat, Marian Enriquez. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po.
maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.